Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinasabi sa banal na Quran, ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah. Bro Adil. Ang sabi sa banal na Quran, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O mga sumasampalataya, ang kausap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala rito, yung mga naniniwala sa kanya. Tayib, ibig sabihin, amanu, mga mabubuting tao. Mga naniniwala sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag dumating sa inyo, anya, ang isang tao na fasik, pag sinabing fasik, gumagawa ng kasalanan, hindi naman siya mananampalataya, hindi siya matuwid, naniniwala siya sa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngunit may pagkukulang siya, may mga pagkakamali siya, fasik siya. Fasikun binabain, na may daladalang balita. Eto, ano yung balita? Maaring chismis, di ba? Maaring hindi totoo, maaring paninira, panlilibak, hindi natin alam. Basta mayroon siya dalang balita, ang sabi, fatabayyanu, ang sabi ni Allah. Bigyan ng matibay na batayan. Huwag kagad kayong maniniwala. Barakallahu fiik, Brother Isa. Kapag may nagsumbong sa atin, ano yung gagawin natin? Fatabayyanu. Huwag kagad tayong maniniwala. Ito yung nakakalungkot, mga kapatid. Sa panahon ngayon, kapag ikaw ay sumasampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibig sabihin, matuwid na tao ka, ikaw yung sumbungan ng mga tao. Kaya ngayon nakalagay sa Quran, amanu, kausap ni Allah yung mga sumasampalataya. Ano yung gagawin nila? Maaari silang humingi ng advice, payo, o anuman, tungkol sa balita na kanilang daladala. Ano yung goal mo bilang isang sumasampalataya? Huwag ka agad maniniwala. Huwag ka agad maniniwala. Huwag ka agad manghuhusga. Ang dapat, kailangan bigyan natin ng malinaw na katibayan kung totoo ba ang sinasabi ng nagdadala ng balita. Alam nyo ba, mga kapatid, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siniraan ang ina ng mga sumasampalataya. Si Aisha radiyallahu anha. Aisha radiyallahu anha, inakusahan siya na nakagawa siya ng kahalayan na hindi niya namamalayan. Kumalat sa buong Madina na si Aisha radiyallahu anha nagtaksil kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad, hindi niya alam, wala siyang alam sa, hindi niya alam yung ilmul ghaib na tinatawag. Pag sinabi yung ilmul ghaib, ito yung nakatagong kaalaman na si Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Tahimik siya. Hindi siya nagbibigay ng hatol. Ngunit siya ay nasasaktan sa nangyayari sapagkat ang sinisiraan dito ay ang kanyang asawa. Tumahimik lamang siya. Mahabang kwento na ito, ngunit kalaunan, pinagtanggol din ni Allah Subhanahu wa Ta'ala si Aisha radiyallahu anha na hindi siya nakagawa ng kahalayan. Ngayon, maraming tao, mga kapatid, kapag may nagsumbong, agad-agad silang naniniwala. Kahit umiyak pa ang babae sa harapan mo. Umiyak ang babae sa harapan mo. Umiyak ang lalaki sa harapan mo. Hindi mo kagad kailangan maniwala. Sino yung mga kadalasan umiyak? Lalaki, babae? Babae. Ang sabi sa Surat Yusuf, وَجَاءُ أَبَاهُمْ عِشَاءَ أَيَّبَكُونَ. Nung binenta nila si Propeta Yusuf alayhi salam, si Joseph, sa Bible siya ay si Joseph, yung kapatid niya, inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamar. 11 yung kapatid niyang mga makikisig, malalaki yung katawan. Dumating sa kanyang tatay
na si Yaqub alayhi salam. Tapos nag-iiyakan sila. Mga malaking tao, maikisig ang pangatawan. Malalaki. Nag-iiyakan sila. Kasi pinuri nila ang kanilang sarili. Sabi nila, Usba, malalakas kami ni lalaki. Maikisig kami. Malalaki ang katawan namin. Tapos umiiyak sila kay Propeta Yaqub sa kanilang ama. Anong dahilan? Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagdadala sila ng balita na si na ang kanilang kapatid na si Yusuf ay kinain daw ng lobo. Pero sila ay nagsisinungaling. Di ba? Nagsisinungaling sila. Gayun din mga kapatid, tayo sa kalagayan natin. Huwag kagad tayong magpapaniwala sa mga kwento sa atin. Sa mga balita na dumarating sa atin. Huwag. Kailangan pati bigyan natin ito ng malinaw na batayan. Bakit bandang huli tayo ay magsisisi? Ang sabi sa Manila Quran, Fatusbihu, kayo ay magiging, Ya ayu ladina aman in jahakum fasil kum binawin fatabayyanu, antusibu qawman bijahalatin, fatusbihu ala ma faaltum nadimin. Sapagkat yung inaakusahan ninyo, yung mga maling paratang ninyo sa tao, wala palang katotohanan. Tapos tayo ay nagpapaniwala. Bandang huli, ano yung mangyayari? Tayo ay magsisisi. Eh, tinakalagay sa Quran. Nagkaroon kayo ng gap ng kapatid mo dahil sa balita na yan. Dahil siya nagkwento sa'yo. Di ba ito ay malaking pagkakamali? Yung maniniwala kagad tayo. Okay, huwag kagad kayo magpapaniwala mga kapatid. Lala sa mga bagong Muslim, no? Bro, sa inyo, no? Bilang isang Muslim, ito yung role natin. Kapag may dumating sa atin na balita, huwag kagad tayong maniniwala. Taib? Ito yung pamantayan natin sa ating buhay. Kailangan meron tayong matibay na sapat na basehan kung totoo ba yung sinasabi sa atin. Bakit? Ano yung resulta? Nagpapaniwala tayo si fulan, tahimik lamang, tapos wala naman palang ginawa. Ano yung gagawin natin kapag maniniwala tayo? Baka iwasan natin siya. O siraan din natin siya. Saktan din natin. Saktan pa natin siya. Lalayo tayo sa kanya, iiwas tayo sa kanya. Yung pala, wala siyang kasalanan. Ano yung mangyayari? Sisi. Ang mangyayari pa, pag sinito sa'yo, tapos ikupwento na naman, kumalat ba? Kawawa naman, paninira ng puri, panlilibak na yon. Yung isishare mo, ibabahagi mo yung balita na walang katotohanan. At hindi lamang yun mga kapatid, ito tayo. May mga tao na sila ay abala sa paghahanap ng kasiraan ng iba, at kinakalimutan nila ang kanilang sarili. Allahu Akbar. Maraming ganun. Huwag niyo pahirapan ang sarili niyo. Huwag natin pahirapan ang sarili natin. Ang inggit, mga kapatid, ito ay katangian ng Shaytan. Ang taong maingitin, pinaperapan niya yung sarili niya. Bakit siya maraming sasakyan? Bakit siya maraming asawa? Bakit siya mayaman? Bakit malawak yung ano niya? Lupain niya. Malaki yung bahay niya. Nautulog siya. Hindi siya mapapanatag ang taong maingitin. Kung ano ang binigay sa inyo Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat malugod ka. Warda bima kasama Allahu lak takun agnan nas, sabi sa hadith. Malugod ka kung ano ang ibinigay sa iyo ni Allah, ikaw ay magiging mayaman. Ibig sabihin yung yaman dito, panatag ka. Alam niyo ba yung mga mayayaman na walang paniniwala kay Allah? Walang kapanatagan ng puso ng mga yan. Ang balak niya magpayaman na magpayaman na magpayaman. Tapos yung iba sa kanila, nakakaramdam ng takot. Kapag lalabas, takot, baka kidnapin, o kaya holdapin, kaya patayin, di ba? Kasi walang kapanatagan. Kapag mautulog yan, puno ng bodyguard. Eh yung mga taong may paniniwala kay Allah, yung simple lamang ang buhay, panatag sila matulog, kahit anong oras, kahit nasaan sila, di ba? Kaya mga kapatid, malugod tayo kung anong meron sa atin. At kung ano ang kahihiyan ng iba, huwag tayo maging abala ron. Huwag natin hanapan ng butas yung iba at kakalimutan natin yung sa atin. Ay, ito. Ito ay kahihiyan. Nasaan na yung mga isipan natin? Lahat tayo nagkakasala at nagkakamali sa araw at gabi. Malinaw yung hadith
na sinabi sa Hadith al-Qudsi, innakum tukhtiuna bil-layli wal-nahar. Tunay na kayo ay nagkakasala sa maghapon at gabi. Umaga, gabi, nagkakasala tayo. Tapos, magiging abala tayo sa iba. Diba? Ang dapat, ituwid muna natin ang sarili natin. Pag naging matuwid ang sarili natin, mga kapatid, magdawa tayo. Magturo tayo. Ito yung goal natin. Kung mayroon tao na makasalanan, kung mayroon tao nagkakamali, huwag natin ipahiya. Ang gawin natin, ituwid siya. Kasi ito yung magkakapatid eh. At mali rin, nahahayaan mo yung kapatid mo na mananatili sa gawaing kasalanan. Allahu Akbar. Mali yun. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasiha. Ad-din an-nasiha. Ad-din an-nasiha. Ang relihiyong Islam ay pagpapayuhan. Ang relihiyong Islam ay pagpapayuhan. Ano yung gagawin natin sa bawat isa? Payo. Ito yung dapat natin gawin. Magpayo tayo sa bawat isa. Hindi ang relihiyong Islam yung pagtatalikuran. Kapag may nagkamali, may nagkasala, tatalikuran mo siya, lalayuan mo, iiwasan mo. Hindi ganun. Ang sabi, payuhan. At mali sa isang Muslim na kapag nakakita siya ng kanyang kapatid na makasalanan o kaya mapagmalabis, hahayaan mo sa ganung kalagayan. Mali yun. Ang kalagayan mo, ang role mo sa kanya, da'wahan siya, ituwid siya. Kapag hindi siya nakinig, ipanalangin mo siya kay Allah. Hindi yung pipintasan siya, iinsultuhin siya, mamaliitin siya, tatawanan siya, hindi ganun. Tayong mga Muslim, nagtutulungan saan? Sa paggawa ng kabutihan. Wata'awanu alal birri wa taqwa, ang sabi ni Allah. Magtulungan kayo sa bagay na mabuti. Bagay na ikakalapit niyo kay Allah. Lalo kayo mapapalapit sa Diyos. Ito yung goal natin, mga kapatid. Kaya napakaganda ng Islam. Hindi ito relihiyon ng hayaan mo yung mga tao na ligaw. Hindi. Ang marapat sa atin, magtulungan. Ang una nating dapat gabayin, sino yung una natin dapat gabayin, mga kapatid? Ha? Sarili. Tapos ng sarili? Pamilya. Ito yung sabi sa banal, ito yung sinasabi sa banal na Quran. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Iligtasin niyo ang inyong mga sarili at ang inyong pamilya laban sa impyerno apoy. Wa andir ashiratakal aqrabin. Iligtas mo ang mga malalapit sa iyo, yung pinaka malapit sa iyo at pagkatapos yung iba. Ito yung ipinag-utos sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, huwag tayo maging abala sa iba. Sarili natin. Maraming talata sa Quran, sa Sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang laging inuuna ay ang ating mga sarili. Ano yung pagkakamali mo? Ituwid mo. Ano yung pagkukulang mo? Kompletuhin mo. Hindi yung pupunta ka sa iba, hahanapan mo ng kamalian yung iba, tapos ipagkakalat, tapos kapag bumagsak, tuwan-tuwa ka, tuwan-tuwa tayo. Katangian ng demonyo yung ganun. Huwag tayo magsiraan, mga kapatid. Tayib, lahat tayo ay magkakapatid at hindi tayo magtatagal dito sa mundo. Dito lamang sa Istiraha al-Niqra, sasama natin dito, ilan na yung mga nauna rito sa atin? Ibig ko sabihin yung mga umuwi, no? Yung mga umuwi na. Marami nang nag-alisan, marami nang daiya. May aalis, may darating. Ganyan yung buhay. Ngunit ang isang sumasampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi siyang handa at lagi siyang abala sa kanyang sarili sa pagtutuwid ng kanyang pagkakamali. Pinagbubuti niya ang kanyang pagiging isang Muslim at hindi niya hinahayaan na makaapi siya ng iba. So ganyan tayo, mga kapatid. Kaya nga mayroong hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka, tulungan mo iyong kapatid na adh-dhalim wal madhlum, yung nang aapi at yung inaapi. Nagtaka yung mga sahaba, yung mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ya Rasulullah, usugan ni Allah,
Yung taong inaapi, alam namin na karapat dapat siyang tulungan. Eh bakit yung nang-aapi, tutulungan namin? Di ba? Kahit tayo magtataka. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulungan yung nang-aapi at yung inaapi. Tanong, paano tutulungan yung nang-aapi? Bro Amir. Yun. Tulungan siya na huwag mang-api. Tulungan siya na lumayo sa pang-aapi. Payuhan siya na mali ang kanyang ginagawa. Ito yung Islam. Napakaganda ng Islam. Yung mga nagkakasala, yung mga pasaway na tao, yung mga mapagmalabis, hindi natin hinahayaan sa kanilang kalagayan at sa kanilang sitwasyon. Lahat tayo magkakapatid, mga kapatid. Kung ano yung gusto mo sa iyong sarili, yun din dapat ang gusto mo sa iyong kapatid. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hindi magiging ganap ang pananampalataya ng isa sa inyo hanggat hindi niya naising mahalin ang kanyang kapatid tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Kung ayaw mong maliitin ka, insultuhin ka, apin ka, huwag mong gawin sa iba yon. Kung ano yung gusto mo sa sarili mo, kailangan yun din ang gusto mo para sa iba. Wallahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May mga katanungan po kayo? Mga kapatid, may mga katanungan sa inyo?